Hello, para sa mga OFW, alam ko makaka-relate ka dito eh. Huwag ka masyado maging mabait. Magagaya ka lang sa akin. To give you a background, 9 years na ako nagtatrabaho as an OFW. At wala akong masyadong naipon para sa sarili ko. Kasi masyado akong mapagbigay. Masyado akong maawain. At inabuso ng ilang beses. Ang daming responsibilidad na inaako sa atin, di ba? Kahit hindi naman sa atin. Akalain mo only in the Philippines. Kabata-bata mo pa lang, kailangan mo nang mag-provide para sa pamilya ninyo. Kasi nga, ang hirap ng buhay. Awa nga ako nung kumakain ako ng lunch. Yung ulam ko, adobo. Pangatlong araw ko na. Kasi I'm trying to save money para sa pag-tuition fee ng kapatid ko. Para makapagtapos siya ng pag-aaral. Kasi sa Pilipinas, kapag wala kang edukasyon, ang hirap-hirap. Diba? Akala nila kapag OFW ko, ang sarap-sarap ng buhay mo. Akala nila araw-araw masaya ka. Akala nila pinupulo mo lang yung pera. Pwede-pwede ka na nilang higa ng kung ano-ano. Dati ako, takot na takot ako maghindi. Kung sino yung mga nag-ask, sige. Pero nung nag-asawa na ako, doon ko na-realize na alam, wala pala akong naipon. Kasi sobrang, ano, pagmahal ko, may naipon ako, pero konti lang din. Hindi siya nga aabot ng ano, 3 years. Wala din tingot sa ako ngayon, nasa barko siya. Kaya hindi din niya alam ko ano yung mga struggles ko dito sa mga pagkain ko. Kasi actually, kung ako lang, kaya talaga niya akong buhayin. Magagalit pa nga yun kapag tinitipid ko yung sarili ko eh. Pero kailangan ko tipidin. Kasi meron akong mga pamilya umaasa doon sa Pilipinas. Sabi ko sa sarili ko, kapag mabablog ako, it's gonna be all about OFW struggles. Kasi masyado nilang ginagawa glamorous yung word na OFW sa Pilipinas na kapag nag-abroad ka, ang yaman mo na. May mga tao sa Pilipinas na ilang beses ko tinulungan. Tapos nung hindi ko na tinulungan, bumindi na ako ng isang beses. Ang sakit na ng kalooban nila. Siniraan na ako. Na hindi naman dapat kasi ganun talaga kapag magpapamilya ka na you need to sacrifice. You need to focus on yourself and you need to focus on the family that you will build. Pero wala eh. OFW na nga. Nakapangasawa pa ng foreigner. Akala nila ang bongga ng life ko. Pero hindi din naman ganun kadali. Hindi porke nakapangasawa ng foreigner ang dami na ng pera. Hindi porke nakapangasawa ng US Navy. Ang yaman ko na. Where in fact, lumaki ako hindi na naabuso ng tao. Kaya hindi ko naabuso ang asawa ko. At sinabi ko na sa sarili ko dati pa na hindi responsibilidad, na hindi obligasyon ng asawa ko tulungan ang pamilya ko. Kaya sa mga gusto mag-abroad dyan, maging matapang kayo ngayon pa lang. Kasi dito sa abroad, akala ninyo masaya, akala ninyo mabibili mo lahat ng gusto mo, pero kalaban mo dito loneliness. Lalo na kapag nasa malamig na lugar ka, ang kalaban mo talaga, depression. Lalo na kapag ikaw yung tao madami responsibilidad sa pamilya, ang kalaban mo, problema. Isipin ninyo yun, sa Pilipinas, kung wala yung kulturang responsibilidad mo, ang pamilya mo, kailangan mo magpadala. Kung wala yung mga ganung bagay, para na tayo mga Western people na gagawin lahat, gagawin kahit ano na lang. Kasi wala kang responsibilidad. Pero sa Pilipinas, ang aga-aga pa lang namulat ka na sa responsibilidad kasi ang hirap ng buhay. Idagdag mo pa yung mga taong palasa kahit hindi mo nakapamilya. Ang dami ko lang mga kaibigan dati na iniwasan ko na hindi ko na kinakausap kasi puro lang sila mga take advantage. Kaya kung OFW ka dito, na wala kang responsibilidad sa pamilya mo, na sa'yo lang yung sakod mo, ang swerte mo, kinaiingitan ka ng madami. Isa na ako dun. Kaya mag-ipon kayo. Huwag yung ibigay lahat sa pamilya ninyo. Kasi hindi kayo forever na nasa abroad. At hindi kayo forever na malakas. Mag-set kayo ng boundary. Yun lang. Pasensya na.